Sino sa inyo ang member ng Extra Rice Gang? At sino naman sa inyo mahilig sa bahaw, yung pinalamig na kanin? So alam nyo ba na malaki pala ang benefit o tulong ng bahaw sa mga pasyente na mataas ang blood sugar? So yun ang topic natin, bahaw benefits. So doon sa mga tumataas na ang blood sugar, doon sa mga borderline o pre-diabetes, doon sa mga talagang meron ng diabetes at umiinom na ng medications, at doon naman sa wala pang diabetes pero may family history. So yung parents ay may diabetes. So malaki ang chance na mag-develop kayo ng diabetes later on. So alam nyo ba na ang pagkain ng rice na bahaw ay pwedeng mag-regulate ng blood sugar? So merong isang pag-aaral na ang kanin pala kapag fresh na sinaing at kinain mo, ang glycemic index niya ay umaabot ng 85. Usually ang glycemic index, ito yung sugar level ng isang pagkain na pwedeng magpapaspike, magpapataas ng blood sugar mo. So ang 85 na glycemic index ay mataas. At the same time, ang calories ng fresh na sinaing ay umaabot ng 130 calories ang isang tasa. Ngayon, kapag ito ay pinalamig mo sa refrigerator at kinain mo at ininit mo siya at then kinain mo after 8 hours or to 12 hours, so magsasayang ka sa gabi, lalagay mo sa ref, inaumagahan yung almusal mo, iinitin mo yung kanin, ang glycemic index niya mas mababa na. From 85 na bagong saing, bumababa ito sa 50 hanggang 55 glycemic index. So nagiging low yung glycemic index. Ang ibig sabihin, hindi niya maapektuhan yung blood sugar mo. So hindi siya mag-spike. Kapag ganyan, mariregulate mo yung blood sugar. Hindi yung pataas, baba. Kundi magiging regulated, mas madaling makontrol. Sapagkat nagiging starch siya. Yung starch na yan, hindi siya basta nadadigest. So namimintain lang siya, pero hindi siya nagpapat-shoot up ng blood sugar. So I hope everything is clear. Malinaw ang lahat kay TikTok. Please like and subscribe.